Okay, salamat po sa testimony ni Brother James. Wow! Matilis ng floor. Matilis lahat. Okay, tuloy natin dito. Dapat bago tayo mag-lunch. Tuloy po natin sa number 3. So, number 1 again, Baptist District is number 1. Bible is the soul. Nag-iisang authority ng ating pananampalataya at paggawa din. O ano gagawin natin para na pagkintyarinan. Ganda na, di ba? Okay, kilala ko na sa Diyos na pagkintyarinan na adage is factor ko sila. Hindi na pagkintyarinan. Pero iba na ko na. Kasi ang Diyos ang ano, payable yan. Sabi ko, dapat, isip-isip ko lang paano ba ito. Kaya buti nga kahit pa paano, yung training ko po si Daddy, hindi ka naka-formal. No? Yung, gusto ko yan, kahit sila brother Daddy, gusto ko yan, nagsasabi sila. Nagsasabi lang kasi pasunin ko, nagsasabi lang yun. Papag-isipan mo, interesado ko sa ministry, o hindi, at isa lang ko yung totoo. Sabi ni Isabel Pastor dito, kasi palit si Pastor dito, di ba? Diyan ang kwento niya yun. Paano ang gagawin ko ng Diyos? Ang liit ko nga. Kasi kung nakatingin ka lang doon, parang si Saul, si Samuel. Diba si Saul, talaga matanggal. Eh, si David. Sino yung pangalan ni Jesse? Eli Lyon, no? Hindi yan ba? Soldier din yun. Ito na! Ito na! Hindi yan! Hindi, panganay, second. Hanggang doon sa ano. Natawala na ba? Eh, alam ni Saul, nagkamali ni Samuel, nagkamali niya siya kay Saul eh. Kung sinabi din naman ng Diyos sa si Saul, di ba? Pero, ito na, second chance na lang ni Ismael. Meron pang isa, ayun! Tayo upo, hindi natin na ano yan. So, yung sabihin, tayo talaga nila, matawag si David niya. So, gusto ko sabihin, wala minsan sa taas, di ba? Kaya, malapat yan, itiwala lang sa Panginoon. Kung may stock ko sa kalis, siya, papasunodin ko ba yan? Why not, di ba? Ginagawa mo lang naman yung kalooba ng Diyos, nasa kanila na yun. So yun, nasanay na ako ng ganun, tiwala lang sa Diyos. Siya, may pupunta dito na ano. At yun yan, misa, pinapaanda na tayo na yung pasunod dyan. Paano yung practice pa ng panataya mo kung alam mo tama ka tapos i-accept mo yung person nila dahil matanda. Hindi, ganun. So kaya, yun, practice natin yung pananampalataya. So anyway, number one, Bible ang authority kahit sino pa yan. Mauna ang salita ng Diyos. And then, autonomy of the local church, ibig sabihin, kaya distinctive ng Baptist tayo, umihiwalay na tayo pag tayo ay self-governing na at sila rin naman yung magkatalaga sa atin. Salamat sa Pastor ay nagkatiwalaan niya tayo, dumating siya ng ating ordination doon and then organization dito. So, yan na. Binigay sa ating authority sa dapat. Okay, ngayon, actually, yun ang malaki, dalawang nauna. Tapos sila na natin ito bago tayo kumain. Number 3, letter P. Priesthood of the believers. At yung common name dyan, yung nasa notes nyo, nasa gitna, ganun din, priesthood of every believer naman. Okay? So, isa lang yan, pero sakto yan sa letter P. Ano yung sabihin ng priesthood? Ano ba yung mga priest? Sa panahon ng Israel, tinalaga sila mga sacerdote yan, hindi ang Catholic priest, ha? Ang ginagawa po noon, tinalaga po yung Levites na sila ay tinalaga nga, iniwalay sila, wala silang sarili property na inheritance na supposedly kahit na sakop nila yon yung buong area na yun, region na yun. Explicitly sinabi ng Diyos, wala kayong mamanahing sarili niyong region. Pero maliit lang, mga cities lang. So, hindi sila magpapalaki. So, automatic, at the onset, ibig sabihin nun, hindi nga, kinonsecrate sila. Ibig sabihin, hindi ka magpapayaman sa sarili mo kasi wala, hindi ka binigyan ng lupa kung saan yung panahon na yun, yung talagang, kahit naman ngayon eh, di ba?
pag binigyan ka ng lupa ngayon, ibig sabihin nun, kahit paano, mayaman ka, may pagsisimula ka. Currently, okay? So, yun. So, pinagkaitan sila, no? Pero meron silang meron silang another kapalit nun. Anong kapalit ng lupa? Pabaho. Sino gusto ng pabaho over lupa? Sino gusto niyo lupa o pabaho? Hindi, kandali lang muna. Ano mas advantageous? Lupa, di ba? Kasi ngayon, presyo ng lupa, tumataas pa lang tumataas yan. Di ba? Yung pabaho, di ba? Pabaho lang. So may sweldo na, pero... Yeah. So sa kanila, gano'n, may pabaho sila, pero may sweldo din. At ang Diyos na nagtalaga. So sa kanila yung fights, okay? Sige, kayo, magsaka kayo dyan, pwede kayo magpayaman, pero huwag nyo makakalimutan yung Levites. Dahil sila, wala silang sariling inheritance sa lupa, pero kung bihira, yung 10% yung bibigay yung sa kanila. So patas ba yun o hindi? Ang Diyos na nagtalaga nun, hindi patas yun automatic. Kasi ang problema, pag hindi nagbigay, gutom ka. Okay? Pero dahil ang Diyos kaya nag-utos nun, kailangan nilang gawin. Okay, sa patas din, di ba? Pero lumayo tayo. So, pero, para alam nyo rin, yung medyo may kinalaman sa autonomy, no? Eh, pastor, paano yan? Huwag tayo sa autonomy. Paano yan, pastor? Paano kayo kikita? You know? So, meron naman. Kaya nga sa atin, independent ka muna, ikaw yung plano. So, sa case natin, ako ay nagtatrabaho pa, no? So para hindi ko pwedeng umasa sa inyo, kaya tinutuwa ko pa lang kayo eh, tapos pupututan ko na kayo, di ba? Ano yun? So does it work like that? So, pero ultimately, ganun po yan. Dahil ginagawa sa panahon nila yung Levites, ginagawa yung pupulin sa paglilingkod sa Diyos, sa tempo, at saka sa pagtuturo. Paano ka makapag-focus naman kung ikaw ay nagtatrabaho pa sa sarili mo rin? Okay? So sila yung allowed pa naman sila magtrabaho eh, makatupa yung sarili yan eh, mga Levites. Pero, hindi ka makapag-concentrate kung ikaw ay nagtatrabaho pa sa sarili mo at the same time, naglilipot sa kanila. Nag-aaral ka pa, okay? Nukuro ka pa, matigas pa ulo, paano yun? Mahirap, okay? Pero within the Levites, ito yung mga tinatawag na priest. So, pareho ba yung priest at Levites? Hindi, sa spelling pa lang, tira, di ba? Pero yung Levites, ito yung tribe. Pero within that subset ng mga Levites, yung mga anak ni Aaron, so si Aaron at si Moses belong sa Levites, pero yung Levites, hindi lahat priest. Okay? So, pinili po within the Levites, yung mga anak ni Aaron at yung mga anak nila later, mga priest. Anong ginagawa ng priest ngayon? Ginagawa nun, sila po yung mismo nag-aalay ng mga sacrifices at yung mga talagang consecrated na trabaho sa temple or dati sa tabernacle, which is a temple din yun, sila gumagawa. So again, nag-aalay, naglilinis, nagtuturo, kinakausap nila yung Diyos, nilalapit na lang Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. Basically, yun yun. Ngayon, nung yung Old Covenant, yung Old Testament ay dinatawin na ng Diyos kasi nga, di na kailangan mag-offer ng sacrifice kasi si Jesus na yung sinacrifice once and for all. Paano mong gagawin ng priest ngayon? So yung dating ginagawa nila, di na kailangan yun, obsolete na. So anong gagawin ngayon ng mga, sino na maglalapit ng tao sa Diyos? Yan. So, tanong. So, pero sa nakita sa New Testament, lahat na. Mga soul winner na. At lahat yun, hindi lang pastor gagawa nun. Lahat na. Kristiyano. Na may karera, of course. Pero trabaho nyo na yun. Parang yung mga Levites. Bata ka pa, di ka mga pinapanganak eh. Yung anak mo, mga apo mo, Levites na rin yun. Diba? Yung mga priest naman, hindi mo pinapanganak yun, magiging priest na yun nung panahon nila. So, ganoon naman tayo ngayon. Pero yung pagiging anak dito, obviously, spiritual. Okay? Right, yung anak ko, hindi yung soul winner. Ang paluin ko yan. Pero, hindi automatic yan soul winner.
Hindi automatic ligtas. Hindi automatic anak ng Diyos. Hindi ganun. So ngayon, kaya mga police ngayon sa panahon natin, sa New Testament, sino na makakainin? Hindi na sa lahi. Yun ay sa pananampalataya na sa pagnanampalataya kasi kahit sino ka pa, charge na sa'yo yun. Dahil ligtas ka, ikaw ay priest na. Hindi ko nagay yung mga ano dito. Kaya tingnan natin sa saan sinabi yun? 1 Peter 2:9. Ito isa sa mga proof text natin na pinalitan na yung people of God. Kasi malinaw po dito na pinalitan sila. Okay. At malinaw po dyan. Okay, so basa niyo po, ready go. We are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, which in time past we are not a people, but are now the people of God, which have not obtained mercy, but now have obtained mercy. So sino yung people of God ngayon? Sino ang kausap ni Peter? Tingnan natin sa first. To the strangers scattered to Pontus, Galatia, elect according to the foreknowledge of God. Yung 1 Peter 1, 1 and 2. So sino yung pinili, elect? Obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So mga naligtas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya pag sinabi dito, people of God ngayon, sino yun? Mga Kristiyano, kasi sabi lalo sa verse 10, nung unang panahon, hindi kayo people, ibig sabihin, hindi kayo, pag sabi people kasi collection ng mga tao, may distinct na pagkakilala sa inyo. So sa mga Hudyo, anong distinct name na pinagkakilala nila? Bukod sa anak ni Abraham, hindi lang eh, religion nila. Mga tagasunod ng batas ng Diyos through Moses. Okay? Pero yung mga Gentile, hiwala yun. Eh bakit ngayon, sabi dito, kasi sabi ko ba na distinctly sa amin, no? Nandito pinapaniwalaan yung pang-baptist. Sabi nila kayo, no? I-support pa sila sa Israel. I support Israel forever. Ano tawag sa Facebook yung gano'n? Banner. Gano'n pa nila, naano ako sila ng sino, ano, Hudyo. Bagay na yung mga baptist na ngayon. Pero sabi ng Bible, hindi. Ang people of God, mga Kristiyano, eh, ba't naman magiging people of God yung Israel na yun? Hindi nga sila yung niwala kay Jesus. Okay? So, yan. Masahin lang natin yung reference niya po sa Old Testament. No? Deuteronomy. Ito yung tawag sa kanila dati, yung binasa natin sa 1 Timothy, 1 Peter. Okay. At tinukoy po nila dito, sino? Kaya mo lang. Ay, basa niyo po. Ready, go. You are the children of the Lord your God. Ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead. Bakit? For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. Okay, so marami ko na ko kayo. Pero yan din yan, nation sila, peculiar people, kung sila peculiar, talagang pinili, kakaiba kayo. Yan, kung sila peculiar. So bakit ngayon, ito Israel yan dati, ba't ngayon mga Kristiyano na? Kasi nga, pinalitan. Okay, tinatawag na replacement theology na inaayawan ng iba, pero yun ang sabi sa Bible, pinalitan sila. Bakit? Kasi hindi nila ginampanan nyo, dapat nilang gampanan. Eh, bakit naman kita kayo pinilitin? Amen? Kaya isa po yan, kasi trabaho ko na, may magandang trabaho pa sa inyo. Gusto ko, ikaw ay, ano magandang trabaho? Alagay nyo. Ha? Hindi, yung kam na lang muna. Ano ang tinitin ko ba? Civil engineering. Ha? Ha, doktor. Eh, doktor, ano yan? Professional yan. Ibig sabihin nun, ano yan, naman, independent din. Ganun din ako sa engineer, professional din. So yung ano na lang, may mga posisyon, maaari, ambassador, binibili yan eh, di ba? So ambassador, malaki sweldo niyan. Okay? May pabahay, palahat.
Kasi mahirap din trabaho niya. Ngayon, kung yung ambasa daw, hindi na ginagawa yung trabaho niya, anong gagawin mo? Kung ikaw yung presidente, isipahin mo na yan. Ayun, yung ginagawa. Bahala ka, hanggang sa trabaho. So, papalitan mo na, bago yung gagawin niya yung dapat niyang gawin. Kasi kasama yung mga perks niya, sweldo, mga perks niya, mga benefits, gawin mo yung dapat mong gawin. Di ba? Ano tawag sa atin ng Panginoon? We are ambassadors of Christ. So pwede na tayo sipahin, hindi na tayo ginagawa natin yung ginagawa natin. Amen? Pero as a whole, yung mga Israel, hindi nila ginawa eh. To the point nga na sinipa sila, fired. Inalis sila doon sa posisyon nila. Inalis sila sa land na pinangako sa kanila. Kasi hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At nung dumating si Jesus, ayot na kilala nila si Jesus, pinatay nila. Amen? Amen. Pinalitan sila ng Diyos. Kaya malinaw po ito, hindi po ito particular na tao. Kasi nga, sabi sa 10, noong unang panahon, hindi naman kayo grupo ng tao. Pero nung tayo naligtas, nag-establish yung church, may pagkakakilala na kayo. Kayo ay holy nation. Malinaw ba yan? Sabi kasi sa akin na nag-discussion ako dyan. Mga Kristiyano, kailan pa naging nation yung Kristiyano? Nation pa kayo? Ayun ang sabi dyan eh. Ayun ang sasundin ko sa'yo. Obviously, hindi tayo nation na may lupa tayo sa rili at meron tayo sa rili constitution. Meron tayo constitution ito. Amen? Yeah, sabi nito, holy nation, a peculiar people, mga Kristiyano yan. So, tatawin tayo punta dito. Kasi nga, sabi dyan, bukod tayo ay nation, bukod tayo ay people, ano yung una sinabi? Priest! Diba? Ang una pala, chosen generation. Sabi dyan, a royal priesthood. Inahanap ko yung paralel talaga nito eh. So, okay, wala akong references. Chosen nation. Christian. Meron niya sinapa sa isip nila tayo. Hindi ko makita. Old Testament. Initial, yan. Okay. Exodus 19. Kung nga. Exodus 19, ito po yung ano pa lang sila, paalis pa lang sila. Anong plano ng Diyos sa kanila as a nation? Hindi lang para bigyan sila ng lupa at magpakasasa. Hindi gano'n. Lagi ang Diyos, kahit tayo namimili, di ba? O, pinili kita para ano, may gagampanan ka. Na, si Badol D, eh. Bakit siya yung tagapakanta natin ngayon? Ayaw na ni Bad eh. Labis na naman ma-develop din siya kasi may talent, may ano naman. Kasi ikaw na, hindi ibig sabihin, ang gandong ka lang, pinili ka para doon, okay? So next time na, kunwari, si... Ganun lang yung pinili ka, ganun ang Diyos, hindi yung pinili ka para saan. Kasi tinuturo ng mga Baptist, ganun eh. Sila ang piniling nation, ang next na tanong mo, para saan? Piniling ano? Di ba? Eh, basta pinili, ah! Ano ba? Walang pinili saan? Kaya sabi dito, and ye shall be unto me a kingdom of priests. So yung buong nation nila, ang pinili talaga ng Diyos sa kanila, lahat sila, priest. Bakit sila hindi naging priest lahat? Kasi sila ay sumuway. Kaya ang next step ng Diyos ay yung mga ano na lang, son of Aaron na lang. So second ano na po yun. Ibig sabihin, yan ang sabi originally, Exodus 19 pa lang yun eh. Kaya una, sila ay, lahat sila dapat priest, sila ay buong nation. Okay, kanina sinabi, sa lahat. Okay, so balik tayo sa 1 Peter. So, hindi, balik tayo sa ating presentation. Kaya sabi dyan, ngayon, hindi na natin kailangan yung ano, nireject na yung nation as Israel. Sino papalisanin na gagampanan yung kalooban ng Diyos sa lupa ngayon? Hindi yung mga Kristiyano na, but lahat. Kasi nga lahat tayo ligtas, pwede na tayo, spiritually, pwede natin silang akayin sa Panginoon. Paano yun? Maligtas sila muna. Okay? Gamit ang salita ng Diyos, and of course, ang Holy Spirit within us, pahayag natin yung gospel sa kanila, sila yung maliligtas. Eh, ganun naman lahat ng Kristiyano, hindi. Okay? So,
So example ko lang dito, of course, yung Catholic, yun ang talaga yung ano eh. Noong panahon na yan, noong binuo itong distinctive, yung ano yung pagkakilala ng Baptist, hindi natin kinilala yun. Hindi tayo mapayag na yung pastol lang mag-soulwinning. Yung pastol lang ang mag-soulwinning at ilalapit ng pastol, ang tao, sa Diyos. Hindi, lahat tayo. Kasi yun ang nakita natin sa Bible, sabi kanina, you are a royal priesthood, hindi si pastol lang. Okay? Ano? 15 minutes pa tayo. Ina po yun. Lahat na naligtas, eh paano ko sa pag di marunong mag-aral? Parang sa society natin, eh nag-aaral kayo para kay Pilipino, hindi naman para sa inyo rin yan. Kung hindi kayo nag-aaral, di ba, pag isang nabag kanina, kahit gusto nyo pa magpabaho, may hirapan yung taong ano, oh, eh G, mag-ano ka nga, magpabaho ka nga, o sige po, o ito ang computer, ano yan, di ba? O kaya, ano mga tabawang, ano, kaya ako lang yan, doktor. O ito ang ospital, o bahala ka na dyan. Hindi pwede yun. Kailangan alam mo yung gagawin mo. Amen? Ito ang panulat, ang ruler. O sige, mag-drawing ka ng, ano, ng building. Ano, hindi mo alam eh. Kasi hindi ka natutuwan. So, sa church, ganun tayo, hindi tayo dito school bukol. Okay, hindi lang basta-pastor. Pastor ka daw, ha? O sige, wala nang iba eh. O sige, ikaw na. Mayroon problema ngayon ng mga churches. Alam niyo ba yun? Ang bihira. Ilang taon ng church, di pa alam kung ano. Kasi paano yun? Mag-remotay si pastor. Sino ba ano? Ewan ko. Dapat, may kanya-kanya theory. Dapat yung anak ni pastor. Ay, dapat yung ano, kapatid. Ay, dapat yung pinsan. Ano yan? Business? Family business? Again, nasa sa kanila na yun kasi. Pero, yung pag-aakay ng kaluluwa, lahat sa atin yung binigay. Exclusive po yan sa Baptist. Kasi itong mga to, sa dami kasi nila, ganyan lang gusto nila yun po. Okay, praise the Lord. Okay, wait na tayo. Balik tayo, Sunday na naman. Gusto mo mag-church? Ayoko, next Sunday. Ganyan, parang yan yung Catholic, Iglesia. Sa atin hindi tayo gano'n, kaya lang kung Bible, yun ang ginawa, aral ulit. Kasi responsibilidad mo pala yun eh. Gano'n ang Baptist eh. So tutuwaan kita. Ang hirap mo tuluan yung iba. Eh di mahuhuli yung ibang yun, kung sino yung mahuhuli. Pero tinuro ko sa kanila kasi yun ang according to Bible, lahat tayo, priest, lahat tayo mag-aakay. Pag nahuli yung iba, wala silang rewards, kulang sila sa rewards, paala sila. Pero responsibilidad ng pasto, kukuha lahat. Kasi, unique po yan sa Baptist. Alam mo yun? Ang hirap naman yan, hindi rin. Actually, yan yung magpapatibay sa atin eh. Balik tayo sa kanina, autonomy of the local church. Paano mo gagawin to? Kung umpisa pa lang, pinipili mo na kung sino yung susunod sa'yo. Sige nga. Paano mo masabing pinili ng Diyos siya kung ikaw yung pumili? Kasi anak mo. Hindi nyo ba yun? Unlike, kung tinuruan mo lahat, kung sino mag-rise up champion, kinasiya ng Diyos, at paano sabi sa Diyos na nagkasi kung ikaw ay namili? Tama? So, malalaman mo yun kasi ang Diyos na nag-ano sa kanya, nagturo sa kanya, alam mo naman yan, lalo kung pastor ka rin. Alam mo kung ano sa kanang galing. Hindi ka ginan niya na, ito, ikaw na. Ngayon, parang si David, ganun eh, parang ganun eh, di ba? Eh, sa kanila yun eh. Mag-questionin ba natin yun? Diba? Pero alam natin din, hindi rin nagkataon yun. Kasi si Jesse, ay anak ni, ano yun? Limutan ko tuloy. Ni Obed, and ni Ruth. At si Obed, kay Salmon. At pero na pala yun, tinuturo pala yun. Hindi Benjamite ang pinili. Amen? Para preaching natin kahapon. Diba? Sa blessing ni Jacob sa kanyang 12 sons. So, pangalan si Reuben, loko-loko. Ah, si Joseph. Diyan ang galing si Ephraim. At si Benjamin, paborito. Ayan, si Saul. Ay, kaso, sabi sa Bible, ang pinili, the scepter pala yun, ha? The scepter. The scepter shall not depart out of Judah until Shiloh comes. Isabi, doon manggagaling pala yung Messiah.
Ay, nagkataon yun. Hinula na natin pa yun. Okay, so punta tayo punta doon. Kasi nga, ang namili ang Panginoon. Amen? Amen. Yeah, paano sa akin pinili ng Panginoon? Eh, pinili ni Pastor yan eh. Diba? Kasi sabi siya, yung next na Pastor dito, bahala na kayo. Tuturo ko yung tama. Sino matuto? Sino mga catch up? Sino matapang? Ang talaga nagtapat sa Diyos? Yun na yun. At wala rin mag-deserve dito na kang dahil kasi nga wala kang mamanahin eh. Mamanahin mo at mabaho. Amen? Amen. Yun ang maganda sa atin eh. So yun nga, kasi lahat tayo dapat mag-aakay. Diba, nag-aagawan sa pastor eh. Huwag ako sa inyo, ba? Soul winner ka ba? Yung tanong. Eh iba naman, soul winner ka, wala namang anak na dalawa or tatlo. Paano yun? Yun ang sinabi sa Bible, dapat children. Children. Eh iba naman, nag-ampon. Siguro, pwede na yun. Kaya sabi ng isang pastor, ano eh, kung hindi ka binigyan ng dalawang anak, hindi ka, ibig sabihin, isang Diyos na nagsabi niya. Ba, hindi gusto ng Diyos na magpastor ka. Ba, kasi ako sabi sa Bible din, the fruit of the womb is the Lord's reward. Diba? Yun ang sabi ko. Psalms 127. Okay, tanong! Matambagan ang oras. Gutom na ako. Ha? Question! Priesthood of the believers. Lahat dapat mag-akay, lahat. Hindi lahat ng tao, lahat ng believer. So again, tinetray naman niya, tinetray. Hindi naman niya na basta may sasapak, okay? Yeah, so sorry, dito ah. Sa Catholic especially, tsaka sa mga Orthodox, ganyan-ganyan. Kaya sila sinasabing, hindi okay lang naman maglingkod din yung mga, ano, hindi pare. Pero, nilagyan na ng linya, ang tawag sa kanila, the clergy. Ngayon yung mga priest, clergy, mga cleric, meron silang sariling distinction. Kami lang yung maglalapit sa Diyos. Pero kayo, mga laity, mga layperson, mga layman, yung tawag nila doon. May katulad ni sino man yan. May mga ganyan sa kanila eh. Ito si, ano, sino yun, si Carismo ba yun? The preacher in the Bo Sanchez. Ano nila eh. Pwede naman maglipot sa Diyos eh. Lay person ka, pero may po, pera na nag-ano na kayo. So bakit nila ginagawa ng ganon? Alam pinagkaya ba yan? Parang ano na naman yan, hierarchy na naman yan. Gusto nila sarilinin. Okay? Gusto nila, kami lang. Hindi kayo, ano eh, hindi kayo banal eh. May asawa kayo eh. Bakit wala sinabi sa Bible doon, si Peter may asawa, bakit lingkod siya ng Diyos? Amen? Pauso kasi nila yun. Kasi hindi sila sa Bible lang. Sila ay sa tradition, tsaka sa kanilang sarili-sariling kolo-kolo. Sabi nila si Jesus, di naman nagasama. Di naman talaga. Gusto nila gayahin. Gusto nila gayahin. Eh kaso, sabi sa Bible, ang pastor dapat may asawa talaga. So yun yung kayabangan ng mga pari, yung mga katoliko eh. Kami ang representative kaya nga may tinatawag may Jesuit eh. Ano yung siya Jesuit? Mga maliliit na Jesus doon. Loko-loko talaga ito. Kasi nga ganun ko yan, pataasan yan eh. Pataasan ng ihi. Ayabangan. Eh kayo, mga pastor-pastor lang kayo. Kami, mga representative ni Jesus. Ito na yung mayabangan eh. Kaya yung mga iba naman, mga apostol, hindi sila sa, hindi sila, nandito. Wala ko sa muli ko. Hindi enough sa kanila na pastor lang. Kasi magpastor, puro pabaho lang yun eh. O, sige, magpastor ka lang din ha. Pakainin mo yung tupa, talaga ako yung tupa, tuluan mo yung tupa, pakain mo yung tupa, ganyan lang yun. Hindi kami, ano kami? Kami yung representative ni Jesus. Mayabang po yan eh. Ngayon nalang pabaho, gusto nila a name for themselves, right?
Yeah, baptist, ganun. Hindi tayo ganun. Sorry, hindi natin in-exclusive sa atin. Hayaan mo, tuluhan mo lang yan, babae, lalaki, mag-aakay ng kaluluwa. Amen? Ganyan ang baptist. Iglesia naman ano, alam nyo, hindi ganyan, di ba? Kami lang kayo Bible, ha? Mga ministro. Kayo, members. Opo lang kayo, opo. Ganun lang kayo, ha? Opo, opo, opo. Siya nga po. Opo. Sa atin, hindi ganun. Amen? Eh, pastor, paano yung pag-ano? Pag nag-rebelde yan. Hindi rebelde siya. Anong blessing sa kanya? Hindi tayo takot. Hindi yung pastor hindi insecure na si Brother Jay, baka ano yan, kalabanin ka. Hindi kalabanin niya, subukan niya. Hindi niya gawin yung una pag ano nga. I mean, hindi insecure dapat yung pastor. Kasi nagtatrabaho ka lang. Pumusunod ka lang sa Diyos, ang security mo nasa Panginoon din. Ganun yun. So yung trabaho, i-share mo sa kanila, eh baka gumaling yun eh. Hindi, gumaling siya. Okay. Yung pastor kaya misan, di tinutulong yan, mga worker lang kasi baka malaman nila yung trabaho natin, madali lang pala, baka kayaan pa ito. Eh di kayaan. Ano problema doon? Eh baka umalis yung magsarili. Eh di magsarili. Gusto natin yun. Hindi natin gusto yung exclusive lang sa akin lang. Dito lang, marami lang tayo dito. Maraming member, maraming ties, mayaman ako. Yes! Yung pala yun. Marami din ba, di ba? Hindi tayo ganun. Kung kailangan magtrabaho ng tonda ako, natrabaho ako. Kaya sana hindi. Kasi yung mga church na lumalago talaga, ganun. Binibigyan nila yung pastor nila na tabi to, na ano nila. Yung trabaho, inaalis nila sa pastor nila para mag-focus sa salita ng Diyos. Nakita niya sa Acts, di ba? Sa Acts 6, di ba? So, yung mga apostol, talagang kailangan nilang dami lang aralin eh. Kaso, mambira, ultimo, ano, akay sila ng kaluluwa. Kaya ko ba gawin lahat yun? Kaya ko, kaso, mahirapan ako. Kaya sabi nila, oh, pumili kayo ng mga deacons. Kaya doon nauso yung mga deacons. Mga preacher din yun eh. Pero, focus kayo yung pastor sa salita ng Diyos. Di ba? Yung buti nga kung lahat ng pastor, ginawa ng Diyos na pakatali ng bilis. Kasi hindi eh. Hindi kaya. Ako lang, hindi lang. Ulang na kulang oras ko sa ano. Nagpabaho lang. Kung ako, compromise na. Wala eh. Wala ko nang pabaya ako doon. Hindi kami kumain. Wala. Okay. Ayan, mag-move na oras. Question. Sige, alas 12 tayo. Question. Priesthood of the believers. Bakit kailangan lahat? Anong advantage ito? At disadvantage. Ang disadvantage, syempre, mas magaling kung nakafocus. Kaso nga, sa pag-soulwin ba, kailangan ko napakagaling. Pastor, pag ano po, pag-soulwinning po, kahit walang Bible, pwede po kaya nakapag-soulwinning? Pwede naman, kung kabisado mo dapat. Pag nag-code ka, eksakto. Ngayon, kaya nga tayo may soul winning time and schedule. Hindi yung ano lang, kasi yung kaya ng soul winning time, tapos wala tayong may bigay ng Bible, pwede po ba? Ah, oo naman. Kung wala ka talang mabigay, naiwanan mo. Kasi diba? Sa ano, kung pag-arong ko isang buwang, ano yung soul winning time? Sa Buanga. Ba, yun yung pangatatanong ko sa may sa Buanga? Mindanao. Kung wala ka, di wala. Ganun lang yun. Pero pinakotante, salita ng Diyos, kung wala kang hawak, kabisado mo sana. Pero the best kasi kung meron, ngayon napakamura na ng Bible. Diba? Ha? Cellphone. Sigurado may cellphone ka. Android. Kahit iPhone, may cellphone ba yun? Ano ba yan? Pinaka-appel mo ngayon? Pinaka-appel mo? Dina. Hindi, yung ano. Ang tawag sa... Jet boy. Hindi na. Okay na. Question. Nakatatlo pa lang tayo pero mabilis na po yung ano. Kirapan. Ne, lima. Question. Ano? Sulat nyo ba? Pwede yung sulat po dun sa blank mo dyan. Hindi tayo exclusive sa pag-aakay, no? So, diyan, hinahati yung clergy sa Laity.
Lahat pwede, basta gusto mo. Hindi dahil anak ka ng sino. Tapos ka ng Bible, ano ba niya. Handa na ba yung pagkain? Pala eh, unahin na natin. This time, mag-play tayo. Mag-play tayo sa pagkain. Dali, start ko lang.